This is your Yuyo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. And if you have any comment, just go to the comment section of my channel. And thank you very much. Come on, let's go. Let's bolt in. Good afternoon, this is your Yuyo Sam. Welcome to my channel. Today is January 31, Monday 2022. Time check 14:40 hours. Ang ating topic ngayon ay ito yung isa sa mga ginagamit sa farmers dito sa amin, yung tinatawag na Decis. Decis 25EC. Ang Decis 25EC ay gawa sa Bayer Chemicals. Dati kasi mayroon tong nakalagay na Decis R. Tinanggal, pinalitan ng Decis 25 EC. Ito yung mga crops na pwedeng gumamit ng disease nandito sa table chart sa crops na kailangan, at saka yung mga pest naman na kailangan na sugpuin dito sa disease. Yung una, sa bago pa to ang disease, ginagamit to sa panghuhuli ng mga sugpo o mga hipon dito sa mga river, kaya binabawal to nung dati. Nawala to at pinalitan ng panibagong pangalan, at iniba naman ang kanilang timpla. Ginawa na sigurong mild lang na hindi pwede mag pinsala ng mabuti doon sa mga shrimp at saka yung mga isda doon sa freshwater fish at saka freshwater shrimp. So ito ngayon ang ating himay-himayin, yung pag-review ng Decis 25EC na gawa sa Bayer Corporation. Ang Decis 25EC ay synthetic pyrethroid for the control of a major insect pest and mango. Ito yung mga crops na pwedeng gumamit sa Decis. Ito yung mango, crucifiers, beans, tobiko, cotton, corn, at other crops. Ang composition naman sa disease ay yung mga ingredients na nandito ay 25 grams per liter of delta methyrin, 93 grams per liter of solvent o solvisus. Gumagamit sila ng solvent katulad din sa iba, mayroong solvent. At saka yung direction of use of disease 25EC is generally applied at a rate of 300 to 500 ml per hectare depending on insects of growth stage of crops. The rate is also low. However, in a certain crops, rates as low as 250 ml per hectare also recommendation for its crops. So yun ang dahilan sa crops na kailangan. Dito tayo sa table charts of crops and sa table charts of pest. Ang unang kwan dito, yung pinakamasarap. Sa dito tayo sa crops, yung pinakamasarap talaga yung mango. Nandito sa crops na pwede siyang gumagamit ng disease. At pa, yung cabbage and others, crucifiers, tobacco, legumes, beans, soybeans, etc. At sa tomato, kakiyo, cotton, eggplant, agriculture crops, rice, corn. So yun ang mga crops na pwedeng magamit sa isang Decis 25EC. Dito naman sa mga pest na pwedeng sugpuin sa isang disease, dito tayo una sa mango. Yung mango naman ay yung pest dito ay hoppers, tip borers at saka twig borers. Yun ang mga pest na nandito sa mango na pwedeng gumamit sa Decis 25EC. Dito naman sa cabbage and other crops, ito yung diamondback moth, sa crucifiers, cabbage moth, cabbage worm, sa tobiko, budworms, armyworms, at cutworms. Dito naman sa legumes, ito yung legumes na palaging nandito sa ating kitchen na palagi tayo nagluluto, gumagamit din sila ng mga disease. At saka yung pest na nandito sa legume ay yung play beetle, bean fly, bugs, thrips, cutworms, armyworms, bean lesinade, at saka pod borer, loopers. Yan ang dito sa mga legumes at saka beans, soybeans. Yan ang mga pest na doon sa legume na pwede mo siyang gamitan ng Decis 25EC. Dito naman sa tomato, ang sa tomato ay mayroon doong worms na pwede mong supuin gamit ang disease. Yung crotworms, heliotosis. Yun lang, dalawang uri ng pest na nandoon sa tomato. Dito naman sa kakeo o yung cacao, aphids, pod borers, leaf hoppers, jacid, at saka bollworms. Yun. Dito naman sa cotton, yung cotton ay mayroon ding leaf
hoppers at saka weevil. Yun ang paste na nandun sa cotton at pwedeng magamit sa Decis 25EC. At saka dito naman sa eggplant, yung eggplant ay mayroong paste na nandoon, yung thrips, flea, beetle, protworms, yun ang palaging nandoon. Yung sa agricultural crops, yung sinasabing agricultural crops, yung lahat na yung mga pang-agriculture, ay mayroon doon low-cost nymphs, low-cost adults. Yung low-cost nymphs o yung low-cost adults, yung tinatawag yan na grasshoppers, yun, nandun yan sa mga agricultural products, ay pwede siyang sugpuin dito sa Decis. Sa rice, dito yung mga whorl, maggots, green leaf hoppers, stem borers, rice bugs, rice black bugs, at case worms. Pwede kang gumamit dito sa iyong palayan. Kung mayroon kang makikitang black bug, pwede kang gumamit sa Decis. Mayroon siyang katandim na iba pa. Una ko nang nire-review. Dito naman tayo sa corn naman, yung palagi dito yung kanila, yung paste ay yung corn borer, corn earworms, seedling, maggots. Yan yung sa corn. Makikita mo yan dito kung bibili ka ng yung corn na pwede mong lagain, mayroon doon mga maggots at saka yung corn borer. Pwedeng sugpuin dito gamit ang Decis. Pero yung iba, hindi na gumagamit ng Decis dahil pansamantala naman yan eh. Pwede mo nang tanggalin agad at lutuin. Hindi katulad sa iba na talagang gumagamit. Gumagamit lang ito yung mga pangmalakihan na pero pang walang hektar lang, pang konsumo lang, hindi na gumagamit ng Decis. Dito naman tayo sa dosage per liters, per 16 liters sa mango, ang dosage nit 7.5 to 10 milliliter per 16 liters of water to be sprayed in your mango. Sa cabbage and others, crucifiers, 10 milliliters of 16 per 16 liters of water to be sprayed in your cabbage or crucifiers. Dito naman sa tobacco. Sa tobacco, ang dosage na ginagamit mo ay 7.5 to 10 milliliter per 16 liters of water to be sprayed in your tobacco. Legumes and beans, soybeans, etc. ay gumagamit ka ng dosage na 10 ml per 16 liters of water to be sprayed and to be diluted also. Sa tomato, yung tomato, ito yung pinaka palaging ginagamit dito sa kitchen. Hindi mabuo ang iyong lulutuin kung walang tomato. So, kailangan mo rin siyang patayin yung mga pest doon at gumamit ka ng Decis. Yung dosage doon ay 7 to 10 milliliters per 16 liters of water sprayer full tank load. At saka dito sa kakiyo, so cacao, ay 10 milliliters per 16 liters of water to be sprayed. Sa koto naman, 7.5 to 10 ml per liters of 16 liters of water to be sprayed. Sa eggplant, 10 ml to 16 liters of tank load sa iyong tubig na pwede mong i-spray. Sa agricultural crops ay yung low-cost nymphs at saka low-cost adult, gumagamit ka ng 10 to 15.30 ml per liters to be sprayed. Sa rice, ito yung gagamitin mo ay 8 to 10 ml per 16 liters of tank load to be sprayed. Yun yung sa rice na kailangan yung dosage niya. Dito naman sa corn, yung sa corn ay 10 ml per 16 liters of water to be sprayed. Dosage na yan ang kailangan mong gamitin dito sa Decis. So yun lang ang mga aking na-review dito sa Decis. This is your Yuyo Sam. See you on my next vlog and don't forget to subscribe and like and share it to your friends or pal. See you and God bless us all and bye-bye.